gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naging experience ko, kung ano yung mga natutunan ko habang ako'y nasa ibang bansa. Diba? So usually ito yung mga nagiging reaction, feelings ng isang first-timer na mag-a-abroad. Ayan. Hi mga kaswisi, so nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. So nandito na naman po tayo sa ating episode for today. So ang ating episode for today ay yung pagiging OFW natin. So ano ba ang feeling na nandito ka na sa bansang pupuntahan mo? At the same time, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naging experience ko, kung ano yung mga natutunan ko habang ako'y nasa ibang bansa. Diba? So usually ito yung mga nagiging reaction, feelings ng isang first-timer na mag-a-abroad. Ayan. So, itong episode natin na to ay para sa mga first-timers na willing mag-abroad, yung masasabing desidido. Kasi depende yun sa sitwasyon ng buhay nila. So, naiisip nilang pumunta dito sa bansang pupuntahan ninyo kasi feeling nga natin determinado tayo, malakas ang loob natin. At the same time, ito yung masasabi natin solusyon sa mga problema ang kinakaharap natin, lalo na sa pamilya. Kasi hindi naman tayo pupunta rito para lang sa mabababaw na dahilan. So, nandito tayo para sa pamilya, kung naman yung problema ang kinakaharap ng bawat pamilya. Kaya napipilitan na pumunta dito sa ibang bansa para magsilbi sa magiging amo or employer na mag-hard sa atin. Ayan. So ating episode for today, ito po yung masasabi kong reaction, opinion, yung mga nasaksihan ko, ito yung mga naging experience ko. So ito ay i-share ko lang sa inyo kasi gusto ko lang magkaroon kayo ng tips and ideas na rin para in case na gusto nyo pumunta ng abroad, kahit anong lugar pa yan, lalo na sa mga katulad natin na first-timer. So kailangan talaga ng konting kaalaman at ting tips na rin at payo na rin. Ganun. So, nung nag-apply pa lang ako, syempre, through agencies, kung anong bansang pupuntahan, which is, ito napuntahan ko is Malaysia. So, ang naging feeling ko nun ay excited. Kahit hindi ito yung bansang pupuntahan ko talaga. So, no choice na lang din ako kasi lumilipas yung buwan. At feeling mo ay parang walang nangyayari. So, nag-apply ako. And then, natanggap ako. So, naghintay ako siguro mga 2 weeks bago ako na-hired. And then, nag-process ako ng mga papers. Gaya sa mga nauna kong mga vlogs, yung pagpunta ko sa PIDO, sa OWA, ganun. Kung ano may mga list of requirements na hinihingi ng agency, so needed natin i-comply yun. So nag-wait ako ng hanggang 6 months kasi may reason kung bakit ako naghintay ng ganun katagal. Pero it's okay kasi ini-enjoy ko na lang yung bawat araw na nandun ako sa Pilipinas. And then after, nung dumating na yung araw na yon, so nag-text sa akin ang agency, so kailangan mag-prepare ka ng mga ganito, ganyan. Plus, kailangan may PT ka na, ganun. So, imbis na ihi ang kukunin sa'yo, dugo ang kukunin sa'yo. Kasi
yun yung required nila para magkaalaman kung buntis ka o hindi. So, after nun, kinabukasan flight mo na. So, may mga kasama ka, hindi lang ikaw mag-isa. Kasi ano yan eh, ang hinahanap nila is yung mga promo na ticket. Yan. So, after mo dun pumunta sa airport, and then may mga process silang dapat mo rin i-comply. So, may mga pupuntahan kang lugar, kasama na dyan ang sa airport, syempre. Yung baggage mo, kailangan i-check-in mo na siya. Kasi punta ka ng immigration, i-scan yung OEC mo, and then the passport mo, syempre, ticket. Then, maghihintay ka ng flight mo hanggang sa makarating ka na sa bansa pupuntahan mo. So, ang naramdaman ko noon is very excited, and then mixed emotions ako noon, yung mga panahon na yon. Hindi mo malaman kung malulungkot ka, iiyak ka, matatawa ka, lahat ng emosyon. So, syempre, pero pinaka ano dun is malulungkot ka kasi malalayo ka sa pamilya mo. Syempre, ito yung first time na mangyayari sa buhay mo na pupunta ka sa ibang lugar na wala kang kasama. Kumbaga, sarili mo lang, ikaw lang mag-isa. Ang tanging kasama mo lang yung mga na-hire din. Tapos, syempre, hindi naman kayo, porket magkakasama kayo, magkakasama rin kayo sa isang ano. So, after noon, magkasama kaming pumunta doon sa immigration, ganyan, kasi nagkita-kita na kami sa agency, so nagsabay-sabay na kami, nag-PT, kumain, kahit pa paano, nag-banding, nagkakilala. Tapos, after noon, dineretso na kami sa airport, so naghintay kami hanggang sa dumating na yung oras ng flight yun. So, na-mix emotions talaga. Halong ka ba? Excited? Lungkot? Lahat-lahat na talaga. So, after nun, pagdating namin sa airport ng bansang pupuntahan mo, so, na-curious ka, naging inosente ka kasi mas masasabi mo, mas malaki to, ganyan, kisa sa ganito, ganyan. So, hindi maiwasan na nagkakaroon ng comparison sa lahat ng bagay. So, pagdating mo doon, syempre, di mo expected na maghihintay ka kasi may susundo pala sa'yo. So, naghihintay kami ng matagal. So, naka-idlip na kami, nakatulog kami, nakakain, ganun. Hanggang sa dumating na yung susundo. And then, siya nag-process yung mga papers namin para maging legit ang aming pagdating dito sa bansang pupuntahan. And then after, dadaling ka na sa agency kung saan ang counterpart ng Pilipinas, kung saan ka nag-apply, ay counterpart nila dito, ay yun yung maghahatid sa iyo hanggang doon. Ayan. So, siyempre, na-curious ka sa mga lugar, sa mga nakikita mo, kasi makikita mo talaga yung difference ng lugar na pupuntahan mo, lalo na yung mga ambience dito. So, napaka, ano yun, very, very, parang na, hindi lang sana ko curious ka, nawa-wonder ka, ba't ganito, bakit ganyan, so, ganun. So, makikita mo talaga yung difference ng meron ng lugar natin, which is Pilipinas, hanggang dito sa bansang pupuntahan. So, makikita niyo yung difference. So, after nun, patutuloyin ka sa agency, na counterpart ng agency natin sa Pilipinas. And then, magpaprocess sila ng mga papers niyo. Kasi may mga dala-dala kayong dokumento. It's original. Ganun. Hindi lang ako kami nakapagpa-xerox kasi walang available na photocopies dun sa airport, syempre. Kasi ang meron lang naman sa kanila dun is kainan, bilihan, ganun. Matanggap ng mga pasahero, maghihintay, ganun. Yun, wala silang mga xerox dun. Hindi uso sa kanila yun. And then after nun, syempre, i-accommodate ka ng agency dito. Pakakainin ka, syempre. Patutulugin ka. Tapos, mga after one day na pahinga mo, so, magme-medical ka.
pagka-medical mo. Titingnan siguro mga ilang weeks yun bago makuha yung result ng medical mo. And then, after nun, saka i-deploy. So, depende yun kung atat na yung employer mo na kunin ka. So, depende pa rin. So, hindi kaya nasa out of town. So, magwe-wait ka muna hanggang sa dumating sila, hanggang sa kunin ka na nila. So, depende pa rin yun. Yun. So, ang naging experience ko dito ay hindi ganun kadali. At talagang hindi rin to ganun ka-simple lang gaya ng inaasahan natin. Kasi ina-expect natin na magiging maayos kagad tayo, ganyan. So, depende pa rin yun. So, sa naging experience ko, hindi ganun kadali ang naging buhay ko dito. Kasi unang-una, namibago ka sa lahat. Pangalawa ay kumbaga nangangapa ka sa maraming bagay. Pangatlo, yung nanaig sa iyo yung lungkot. So sinasabing o tinatawag na homesick. Kasi pag once na umatake yan sa atin, lalo na sa mga first timer na katulad ko, ay talagang atake talaga yan. Napakalungkot. Walang araw na hindi ka iiyak. Walang araw na hindi mo naisip na feeling mo mag-isa ka lang. Ganun, feeling mo parang wala kang karamay kasi ang kalaban mo lang din yung sarili mo. Yun. So, yun yung mga naging experience ko, lalo na pag mga araw-araw na araw-araw na gumigising ka sa umaga, ganyan, kinakabahan ka, misa na babalisa ka, ganyan. Kasi feeling mo, parang hindi maganda yung ano mo, pero nilid mo magtrabaho. Kasi, kaya ka nga nandito para kumita ng pera. Kaya ka nga nandito para kumita na mas malaki. Kasi tayo, kaya nga tayo nandito para sa pamilya natin. So, talaga masasabi kong hindi ganun kadali ang mamuhay or magtrabaho sa ibang bansa. Maliban na lang kung talaga matagal ka na, nakasanayan mo na. So, kailangan pa rin na parang ano, inaaral pa rin natin bawat araw na lumilipas. Bawat araw na dumarating sa buhay natin, may mga bagong nangyayari at still learning pa rin tayo sa lahat ng bagay. So, talagang masasabi kong nagbabago yung routine ng katawan mo. Siyempre, papayat ka, stress ka, makakaranas ka ng depression konti. So, depende yun kung paano mo i-handle yun. Madali naman sabihin na, kaya ko naman yun. Pero pag once na nandito ka na, na-experience mo na, masasabi mo, hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Ganun. So, talagang tama nga naman sinasabi nila na palakasan ng loob. Tibay ng kalooban, syempre. Saka kapag ka nandun ka na sa pagtatrabahuan mo, eh, kailangan mo talaga magtiis, magtiyaga. Kung kinakailangan maging plastic ka, gawin mo. Kasi yun yung isa yan sa mga panlaban mo na maging okay kayo, kahit hindi. Feeling mo kahit hindi. So, yun. Yun yung mga bagay na natutunan ko. Kasi, ako kasi, yun yung mahirap kasi sa atin, lalo na pag may pride ka. Kung may pride ka, wala mangyayari. Hindi talaga maiwasan, syempre. Nagkakaroon ng comparison. Kasi kung sa Pilipinas ka, ganito yung naging trabaho mo, naging maayos yung trabaho mo. Pasang ending, pagdating mo dito, iba yung nagiging trabaho mo. Although, kahit sabihin natin, malaki sahod, ganun. So, nagkakaroon pa rin ng eager sa sarili mo. Pero since na, syempre, still learning pa rin naman tayo, at still, hindi naman tayo perfect na person, hindi tayo perfect. Talagang nangyayari, nagkakamali talaga tayo, di ba? Kaya doon pumapasok yung misinterpret, misunderstanding, gano'n. Kaya ako,
ka ngayon ay napapasalamat pa rin na naging maayos yung kalagayan ko sa kabila ng mga di may iwasan, nagkakaproblema ka, nagkaka-issue ka. Siyempre, feeling mo down ka, nawalan ka ng pag-asa. Maraming instances na gano'n. So, depende pa rin sa'yo. Kasi ikaw lang naman ang mag-handle, hindi naman kami. Lalo na ako, siyempre. Kumbaga, sarili mo pa rin ang makakasagot niyan. Kung kaya mo pa ba? Kakayanin mo pa ba? Mga ganun tanong. Suko ka na ba? Diba? Kung hanggang saan ka? Ganun. Kasi tayo lang makakasagot niyan. Hindi kami, hindi ibang tao. Mismong sarili mo lang ang makakasagot niyan. Ganun. So, ako po ay nagpapasalamat pa rin sa itaas kasi sa kabila ng mga pandemic na nangyayari sa atin sa mundong to, ligtas pa rin tayo. Kumbaga, ang difference lang ay nasa ibang lugar lang ako. Kasi, nandito ang pera eh. Kumpara sa atin sa Pilipinas, talagang masasabi kong mahirap talaga ang buhay doon. May mga negosyo doon na talagang naglugi, diba? Kailangan nilang bumalik sa operations kasi kailangan nila yun eh para may income. The same time, yung mga napipending na mga trabaho, talagang nakatenga lang kasi kung i-update yun, kung hindi pa naman open ang full lang operations, wala rin, di ba? So, ito, sa ngayon ay waiting pa rin ako. Ako yung nagpapasalamat kasi nasa safe akong lugar, ganun. Alam ko ay magiging maayos din tayo. Magiging maayos tayong lahat. Sooner or later, matatapos din tong issue natin about sa COVID-19. Nananalangin ako araw-araw na maging safe tayong lahat. Lalo na yung mga kababayan ko na OFW sa anuman sulok ng mundo. Kami dito ay nagwo-worry din sa mga pamilya namin sa Pilipinas, kung ano nangyari sa kanila. Although wala man kami magawa kasi nandito kami, mga through video call, makausap lang namin sila, panatag na yung kalooban namin. Kumbaga ang pamilya ay nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na harapin ang mga meron dito sa bansang pinagtatrabahuhan natin. Ang pamilya lang naman talaga ang nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob talaga na maging matatag tayo. Yun. So, ito yung mga reaction ko at perceptions, opinions sa pagiging OFW natin bilang mga first-timers. Yan, sana nagkaroon po tayo ng lesson at maging idea, tips and idea to para sa inyo, sa mga may gustong mag-abroad. Hindi ko kayo pinipigilan mag-abroad, mga kaswisi. Gusto ko lang malaman ninyo, mga kaswisi, before kayo mag-desisyon na mag-abroad, so pag-isipan nyo muna ng maraming beses. Hindi porket na nakikita nyo sa Facebook, parang feeling mo masaya sila, maganda yung lugar kasi may mga pictures sila. Pero merong mga tinatagong lungkot yan, problema, sakit, hirap ng kalooban. Yan. Kung nasa sa inyo pa rin yan, mga kaswisi, kung willing kayo mag-abroad, wala na magpipigil sa inyo. Kasi ang mag-process ng papers ay nasa sa inyo yun. Gastos nyo yun. Effort nyo yun. Diba? Paglalaanan nyo talaga ng oras yun at panahon para lang makomply ninyo lahat ng requirements. So, since nandito na ako ngayon, nag-share lang ako ng aking sa aking
naging experience ko dito. At I hope na may natutunan po tayo. Ayan. So, please like and subscribe my channel for more videos. Ayan. So, pasensya na mga kaswisi. Ngayon lang ako nag-upload ng aking mga videos. Gawa lang naging busy ako nito mga huling buwan. At ngayon lang ako nabigyan ng chance na makapag-upload ako ulit. Diba? So, I'm back. I'm back talaga. At naniniwala ko na sa mga susunod na araw ay makakapag-upload ako ng iba-ibang mga kaalaman tungkol sa lahat. Kung meron lang po tayo mga katanungan, mga kaswisi, so comment down below lang po tayo. Ayan. Comment down below lang po tayo para masagot ko at in case lang magawa natin ng videos para mas lalo ko ma-elaborate yung gusto ninyong malaman. Ayan, so, sa pagiging sales clerk, sa pagiging cashier, so ano pa yung mga naging trabaho ko, so ayan, so comment down lang below mga kaswisi. So hanggang sa muli, thank you mga kaswisi, thank you.